Sa pagkagulat ni Hayden, marahas na nagpumigla si Angela na nasa harap na sila ng guest house. Nabilitan itong ibaba siya. And yet kung hindi pa rin ito nakahawak sa braso niya, malamang na bumagsak siya sa lupa sa panginginig ng mga tuhod niya. Ang nakaparada sa harap ng cottage at napapagitnaan ng kotse niya, dalawang black Honda Civic, pareho ng modelo, VTEC. Kaninong mga kotseng yan? Nang dumating ako'y walang nasakalan mo, kararating lang marahil. Akin ang nasa kaliwa mo, mas madala na dalawang taon kaysa sa kanan. Just look at the gold emblem. He said the last two sentences with intended humor. Gold emblem? May gold emblem bang kotseng humabol sa kanya? Kanina sa daan may gold emblem din bang itim na kotse? Ano na ba nangyayari sa akin? She thought with despair and swayed a little dahil ang lalambot ng mga tuhod niya. Hey, are you alright? Namumutla ka. He said with concern. Hinawakan siya nito sa braso. Marahas niya iyong tinabig. Umahon ang galit at takot sa dibdib. Sa pagmamadali at paikang mga hakbang, tinungo niya ang guest house. Alam niyang sinusundan siya nito ng tingin. Hindi na siya nakatitiya kung kaaway ba ito o hindi. But he could have drowned her if he had any intention of killing her. She thought with distress. Walang tao sa pinaka-reception ng guest house. Tuloy-tuloy si Angela sa itaas. Glad of the banister, nakatulungan upang hindi siya mahirapang pumanhik. Sa salid niya ay paupo siya na sandal sa gilid ng kama. Kinalma ang sarili. Sana'y nagpirmi na lamang siya sa bahay. Sana'y nakanig na lang siya sa mommy niya. Kung aalis siya kung aliman sa driver ng dalawang kotseng iyon ang gustong pumatay sa kanya, tsak nahahabulin din siya. O baka naman wala kahit sino sa dalawang may-ari ng kotse ang nagtatangka ng masama sa kanya. Nagkataong parehong itim ang kotse ang pag-aari ng dalawang tao. Some vacation. Angela sighed heavily. Tumayo at pagkatapos ay pumasok sa loob ng banyo. Hinubad ang basang suot at tinimpla ang shower. Umaasang may mainit na tubig. Hindi niya yun naitanong kanina. Kasabay ng pagbulwak ng tubig mula sa shower ay ang pagbukas ng pinto ng kabilang silid. Ang tiilang gustong lumabas sa bibig niya ay napigil as she came face to face with Hayden. Ito may nagulat din. For a long moment, his eyes locked on hers. Locked this side of the door next time. He reprimanded gently at saka lumabas at sinarang muli ang pinto. Para siyang naistatwang nakatayo sa ilalim ng tumutulong shower nang may ilang sandali. She could not easily erase from her mind his intent gaze on her after he had given her a body quick glance. Kung inais itong manatiling nakatitig sa uban niyang katawan, wala siya magagawa. Madali nitong sabihin kasalanan niya dahil hindi niya sinarang pinto ng banya sa bahagi nito na siya namang dapat. Ganun may gusto pa rin niyang matunaw sa kahiyan. At paano ba namang nawala sa isip niya ang magkasosyo sila sa banyo? Paano niya magagawang humarap dito sa sunod na mga araw? And no, she had no intention of moving to another room. Nasa pasilyo ang banyo na ibang silid. Pagka-shower, bumaba si Angela at humingi ng kape kay Manong Tire at ipinanhik sa silid. Nagbilin siyang hindi siya maghahapon at mas gugustuhin magpahinga. Maliban sa talagang pagod siya ay hindi niya rin niya gugustuhin makatagpo sa hapunan pa si Hayden. Maraming buwan ang pagsasanay ang nangyayari upang kahit bahagang kaluskos ay nagigising siya kaagad at hindi yung malaman kung bakit siya nagising. Inabot niya ang rilong nasa side table. Ang luminous sunset ay nagsasabing alas dos na madaling araw. Muling ibinalik ni Hayden sa night table ang relo, sinikap na bumalik sa pagtulog. Sa halip ay mukha ni Angela ang gumuhit sa balintataw niya. Sa sandaling pagkakatitig niya rito ay nakaukit na sa memorya niya ang mukha at katawan nito. Slim but she had shapes at the right places, great legs, and he imagined them curled around his hips as he made love to her. Damn her! But she had turned him on. Kahit kanina sa dagat, technically kahapon na yun. He was not 33 for nothing. Lampas na sa edad ang madaling arousal. Hindi pang Miss World ang ganda nito, but she was pretty and attractive and she'd got something. A devastating appeal that she probably was not aware of. And her skin was silky smooth, like ivory. At sa ilang sandali nito sa dagat ay kaget itong namumula. Sun-warmed ivory. And she felt good in his arms, na para bang ang katawan nito ay sadyang nilikha para sa kanya. Kaiba sa mga babaeng nakakatagpo niya, Angela had not even flirted with him. She was cold and contained through and through. Hindi niya sinasadyang mapasukan ito sa banyo with nothing on but cascading water. While other women would have shrieked o di kayo mauupo o magpipilit takpakpan ng katawan. She did not nude any of those awkward things. She maintained her cool and that dignified look. Subalit may nangibabaw sa mga mata nito. He was sure it was fear. Yes, damn her. Did she think he would rape her?
Ang pag-iisip ni Hayden sa dilim ay naputol na makarinig siya ng mahinang ungol. He strained his ear to listen carefully. Ang mahinang ungol ay malakas. Mula sa kabilang silid ang naririnig niya. Si Angela naririnig niyang umuungol at yun ang nagpagising sa kanya. Was she having a nightmare or something? Or was she in pain? Napatayo si Hayden. Binuhay ang ilaw sa silid at nagpalakad-lakad. Hindi malaman ko anong gagawin. Binuksan niya ang bathroom door. Umaasang hindi nakasara ang kabilang pinto. But no, such luck. Pagkatapos na nangyari kanina ay hindi magpapabaya si Angela. Lumabas siya sa balcony. His own French door was left open. Walang dahilan para hindi niya i-enjoy ang hangin sa gabi. He tried Angela's door. It was locked. He expected that. At mula sa balkonahe ay malakas ang ungol nito. Kinatok niya ang French door, kasabay ng pagtawag sa pangalan nito. Hindi niya makuhang kumatok ng malakas. Maari niyang magising at maabalang ibang tao at malaman na magigising niya ang dalawang matanda. Papanik ang mga ito at magkakaroon ng komosyon. Maaring mapahiyang dalaga. He went back to his room impatiently. Binuksan ang drawer sa night table at kinuha ang bungkos sa mga susi roon. Bumalik sa balkonahe at sinusiyan ang pinto at pumasok. Bahagya pa siya nagtaka na makitang bukas ang lampshade nito. Humakbang si Hayden patungo sa kama nito at naupo sa silid niyon. Angela! Banayad niyang tawag. She was tossing and turning. May mga butil-butil ang pawis sa gilid ng noo. And tears? Hinawakan niya ito sa mga balikat at marahang niyugyog. Angela, wake up! No! Sigaw nito. Nagpumiglas at nanlaban, as if she was fighting for her life. Inabutan ng mga hoko nito ang braso niya, and it scraped his skin, drawing blood. Hinawakan ni Hayden ang dalawang kamay nito at pinigilan. Doon nagising si Angela at namakita siya'y nanlaki ang mga mata sa sindak and would have screamed kung hindi niya naagapan ang bibig nito. Nalalo nagpangyari upang manlaban nito ng husto sa pagtataka niya. Shh, Angela, I'm not going to hurt you. It's okay, it's okay. You're having a bad dream, he said soothingly. One arm pulled her against his chest upang hindi ito makapanlaban ng husto. Aalisin ko ang kamay ko sa bibig mo, but promise me you won't scream. Bahagya lang tumango ito at naramdaman ni Hayden ang panganginig ng katawan nito. Unti-unting huminto sa panlalaban si Angela, but Hayden had his feeling that she was just waiting for a small chance to fight him again. For Pete's sake, Angela, there is nothing to fear. I won't hurt you, wika niya, his voice in total confusion. Pinakawalan niya ang bibig nito, expecting any moment that she would strike him. She did not. Her eyes wide with fear and ready to strike if needed to. You were having a bad dream, he said gently, tenderly. Ang kamay niyang nanatili pa rin sa mukha nito'y umangat, subalit sapat iyon upang pumitlag si Angela. Shh, he said quickly and wiped the tears and perspiration on her face with his hand. He felt her stiffened. Angela, still disoriented, took a deep breath and relaxed a little. Tumayo si Hayden at tinungo ang mesa sa isang sulok at nagsara ng tubig sa baso mula sa plastic bottle ng mineral water. Drink this. Utos niya na maupo siyang muli sa gilid ng kama nito. Subalit hindi pinansin ni Angela iyon. What are you doing inside my room? Paano ka nakapasok? She asked angrily. Tuloy ang nakabawi sa sindak bagaman nasa mga mata pa rin ang takot. Hayden sighed. Angela, hindi ako masamang tao. I will determine that. Na paano ka nakapasok? You are having a nightmare. Umuungol ka at nagising mo ko. That doesn't answer how you were able to get inside my locked doors. May sarili akong susi sa buong bahay na... May sarili kang susi? She exclaimed, napabangon bigla. I own this house, Angela. Marahang sabi niya. You... Hindi makuhang tapusin ni Angela ang sinasabi. Nanlalambot na muling humiga. Her chest heaving. Tila galing siya sa mahabang pagtakbo. At ngayon nag-guess na niyang nasa loob ng silid niya ang lalaking ito. Ang lalaking ito na bago siya nakatulog ay pinaghinalaan niyang kaaway. At ngayon sinasabi nitong pag-aari nito ang guest house? She turned an angry face to him. At ugali mo bang pasukin ang bawat silid ng mga guest? Damn it, woman! Hayden said irritably. You were having a nightmare. You could have died of a coronary. There is nothing wrong with my heart, she snapped. Tinitigan siya ni Hayden. Then a hint of a smile formed his lips. I believe you. You fought like a wildcat. See this? Pinakita nito sa kanya ang kalmot sa braso nito. Naroon ang bahid ng sariwang dugo sa kalmot. Look at your fingernails. Baka nariyan pa ang balat ko. Her eyes grew wide in horror. Ginawa ba niya iyon? Wala sa loob na yumuko siya upang tingnan ang mga daliri. Subagot bali niya panagawa iyon ay agad niyang kiniyom ang mga palad.
She could not bear to look at it. Kahit sa panaginip, naging bayulente siya. Inumin mong tubig na to, Angela. Hayden said gently. Muling kinuha ang baso sa night table at inibot sa kanya. In trembling hands, she took it and emptied the glass. Thank you, she whispered. Binalik sa night table ang baso. I'm sorry, he shrugged. Bad dream, huh? Alam ba ng lahat na bahay mo to? Pag-iwas niya sa tanong. Sa kabila ng pagod, hindi niya nakuhang makatulog na mapayapa. Dave's murderer. She knew he was murdered kahit ano pang sabihin nila. Haunted her even in her sleep. A man with a black car. A Honda Civic. It could be anyone at pwedeng si Hayden iyon. But things did not make any sense. Pag-aaring tong guest house at doon niya napili magpunta ng hindi sinasadya at walang nakakaalam. Of course, maliban sa pinagtanungan niya. But that didn't count. Actually, I inherited this house from my grandmother. Sagot ni Hayden na nagpaangat ng mga mata niya rito. Hindi ko pinaglilihim na pag-aari kong guest house na ito, pero hindi ko rin naman pinangangalandakan. Before I inherited this place, guest house na ito for 3 years. Entertaining guests kept my grandmother from her miseries when my grandfather died. When she died 3 years later, walang dahilan para baguhin ko. Yun ba ang dahilan kung bakit tinawag itong Blue Lady Cottage? Tumango si Hayden. What do? Dito ka ba nakatira? He grinned. At sa kabila ng naroon pa rin ang tensyon, nararamdaman ni Angela ang pumitlag ang puso niya sa ngiting iyon. And there was something about the man that made her suddenly conscious of herself as a woman. Of the way she looked. Though her cotton nightdress was decent enough, alam niyang nakasabog ang buhok niya at pinigil niyang pagnanais na hawiin iyon at ayusin. Nasisiraan na siya ng bait. Third degree? Sagot ni Hayden sa tanong niya. Why? You could make a very good CIA or NBI, my dear. But to answer your question, yes and no. Sometimes I'm in my mother's house in Manila. I was in Manila 6 weeks ago. 6 weeks? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Hayden sa tono niya. Pagkaway nagkibit ng mga balikat. We've met, haven't we? At the parking lot. Surely remember that. Wala sa loob siyang tumango. At kung nandito man ako, I fish for a living. Patulong nito. You fish? She asked incredulously. Yeah, sagot nito. You probably did not notice my fishing boat. It was moored at the opposite side of the beach hidden by big rocks. Oh, I'll take you out in her someday. Napaangat siya ng tingin sa pangakong nasa tingin nito. She shook her head. I can't, she blurted out. Pagkaway agad na nagbaba ng tono. I mean, I've never been in a boat. There is always a first time, Angela, he said in a low voice. Nilapitan siya nito at manayad na hinawakan sa mga balikat at maingat na iniga pabalik. Aware of the man's masculinity, gusto niyang hawiin ang kamay nito subalit hindi niya magawa. And she was confused with his gesture that meant. Tinaas ito ang kumot hanggang sa may dibdib niya. Get back to sleep, Angela. May ilang oras pa bago sumikat ang araw. I will expect you to join me for breakfast at 7:30. Though I won't mind kung hindi ka magigising sa ganong oras. Maghihintay ako hanggang makalabas ng French door si Hayden. Nanatili siya nakatitig doon. Wala pang alas 7 kay naumagahan, bumaba na sa dining room si Angela. Sa waluhang mesa ay naroon si Manang Tire na naghahain ng almusal sa isang lalaki. Kahit nakaupo'y nakikita niyang mataas ito, even taller than Hayden. Nagangata ng mukha nang pumasok siya. Ni hindi ito kumiti at tinitigan lang siya. Kasing edad marahil to ni Hayden, probably a year older. And dear Lord, a good-looking man sa kabila ng hindi ito naghahangit ng stubble. He was staring at her under the rim of his coffee mug. At ang tinging ipinukul ito sa kanya ay parang gustong magpatayo sa balahibo niya. Angela, iha, gising ka na pala. Halika't maupo ka, hindi ka nakapaghapunan kagabi. Kayo talaga mga kabataan, oo. Good morning, bati niya kay Manang Tire. Hinila niya ang sila sa lugar na pinakamalayo sa lalaki. Ito ba may-ari ng isa pang itim na Honda? Siya nga pala, Angela. Ito si Luke. Nauna ka ng isang oras sa kanya. Pakilala nito habang sinasalinan ng kape ang tasa niya. Tulad mo, magbabakasyon din siya rito. Luke, siya si Angela. Tinanong mo siya kahapon, hindi ba? Napasinghap si Angela. Tinanong siya rito kahapon kay Manang Tire. Subagalit bago pa may mabuong komento alinman sa kanilang dalawa, pumasok si Hayden. Gusto niya magtaka sa biglang paglukso ng puso niya ng malingunan ito. He wore a gray jogging pants with blue stripes on both sides and turtleneck windbreaker. Good morning. He greeted to no one in particular. Pagkaway hinila ang sila sa tabi niya at daw po tumingin ang tasa kay Manang Tire.
Slept well? He whispered in her ear. His clean and fresh breath wound on her neck. Tipid ng ngiti ang sinagot niya at bahagyang tumungo. Been jogging? Yup. Kamusta ang binti mo? I bought a pharmacy with me. Nilagyan ko ng betadine kagabi. Hayden's cologne assaulted her senses, subalit di niya maiwasang sulyapan ng lalaki sa kabila. Nahuli niyang nakatitig ito sa kanya. Agad siyang umiwas ang tingin. Good, sabi ni Hayden. Anong plano mo sa araw na to? Gusto ko magtungo sa general store. Tatawagan kong mommy ko at ipapaalam ko kung saan bayan ako naroon. Nakangiting sabi niya. Pagkaway agad ding naglaho na makitang titig na titig si Hayden sa kanya. May tumubo bang sungay sa ulo ko? You smiled, he said softly. At para kang sunflower, umaliwaras ang buong paligid sa pamumukadkad. She gasped the expected compliment and was saved gracefully from giving any comment sa biglang pagtayo ni Luke na dumarag sa silya sa sahig. Natuon dito ang pansin niya and she was right. He was tall, was over 6 feet. Both him and Hayden had a well-built frame, but she likes Hayden built better. Then groaned silently at her own thought. Bakit siya pinagkukumparan dalawang estranghero at nagbigay pa siya ng preference? For all she knew, isa sa dalawa ang kriminal. Subalit kung tangkas ang gawa ng masama ni Hayden, napakadali nitong nagawa kagabi iyon. Ni hindi yan namalayang nakapasok ito ng silid niya. Perhaps she was wrong. Hindi ang uri ni Hayden ang mamamatay tao. Bukod pa sa ano ba naman ang magiging motibo nitong patayin si Dave? Ang pagtungo nito sa Maynila 6 weeks ago at ang pagkakaroon ng itim na Honda Civic ay pagkakataon lamang lahat. And yet Angela could not afford to trust anyone. Lalo't alam niyang sinusundan siya ng itim na Honda kahapon. Leave your car behind. I will drive it to the general store. Manang tiri, maglalakad-lakad muna ako sa may bayin. Wika ni Luke sa mata ng babae, giving her a quick glance that she shivered a little. Ano ang gusto mong tanghalian, Luke? Pahabol ni Manang tiri. Kahit na ano. Yun ang sinagot ng lalaki tuluyang lumabas patungo sa sala. Ikaw, Angela, anong gusto mong tanghalian? Bahagya pa siyang napapitlag. Hindi niya na puno nakatitig pa rin siya kay Luke. Dati na ba siya nagbabakasyon dito? Tanong niya kay Manang Tire. Ngayon lang, at nakapagtatakang itong panahong ito hindi naman araw ng bakasyon. Pero ito at dalawa agad kayong guest sa bahay na to. Sagot nito at inimis ang pinagkainan ni Luke. At bago ito pumasok sa kusina, idinagdag. At huwag mo siyang intindihin, Angela. Medyo istrikto lang ang tingin ko sa lalaking yun. Dapat ba niyang bigyan ng kahulugan ang sinabi ni Manang Tire? Na pinagtataka nitong dalawa agad silang guest ngayong hindi naman panahon ng bakasyon. Nagpakatanggi-tanggi si Angela na magpasama kay Hayden sa general store. Subalit ang takot ay muling umahon sa dibdib niya na makitang flat ang gulong niya. Hindi lang basta flat, kundi nakita niyang hiwa ang hulihang gulong. Something wrong? Tanong ni Hayden lamabas sa balkon at makitang nakatayo siya roon. Color drained from her face. Somebody, night snuffs, my tire. Kunot ang noong lumapit si Hayden. Relax, flat tire lang yan. Hindi na car na pang sasakyan mo. Tumalungko ito at sinilip ang gulong. It doesn't look like as if it was knife slashed. You've been traveling for hours yesterday on rough road. At sa papasok dito matatala sa mga bato, pumutok ang tire mo. Somebody slashed her tire. Her mother's car was only 12 months old at matibay pa ang gulong dahil ni hindi lumalabas sa Metro Manila ang mommy niya. Gusto niyang isigaw kay Hayden iyon. Hey! Hayden said gently at hinawakan siya sa braso. Napaatras siya. There's no need to worry. I will take it to the general store. No! Lumalim ang kunot ng noon ni Hayden sa kinikilos niya. Angela, are you alright? Huminga siya ng malalim upang kalmahin ang sarili. She was acting like a real weirdo. I'm alright. It's just that I don't know how to change tires. Then let me take you to the general store. Hindi ka pa naman aalis. Saka ako napapalitan ng gulong mo. At walang mapagpipilian si Angela kundi ang pumayag na magpahatid kay Hayden. Nasa highway na sila, lingunin siya nito. I hope you don't mind me asking, sabi ni Hayden. Natatakot ka ba sa akin? Bakit mo sinasabi yan? Isang naiiritang hininga ang pinakawalan nito. Now you're stammering, he shook his head. Sa palitan ng pagpayag mo ipag-drive kita. At kanina pa hindi humahiwalay ang kamay mo sa door handle. Natingin ko ba'y gusto mong tumulon anumang oras? You drive a model car, Angela. And you know this is power lock just like yours. At kahit pabuksan mo yan kung hindi ko gusto'y wala kang magagawa. She sucked her breath. Nawala sa isip niya iyon. Umilap ang mga mata niya. Hayden uttered an oath. What's wrong with you?
Do you think I purposely slashed your tire just so I can drive you to the general store? Credit me with some finesse, Angela. I'm sorry. Gusto kong isipin sa akin ka lang ganyan. Lalat kanina madaling araw, takot na takot ka nang mamulatan mo ako sa salid mo. Kahit sinong babae matatakot kung magigising na may lalaki sa salid niya, Hayden. She snapped. That's true. Pero hindi lang takot ang nakita ko sa mga mata mo kagabi, Angela. You were petrified. Kahit mang sabihin akong hindi ka nasaktan, at kanina'y nakita ko ulit ang sindak na iyon sa mga mata mo. Nang tingnan mo si Luke, hindi siya sumagot. Pumayag siyang samahan siya ni Hayden sa general store dahil mas may pakiramdam siyang ligtas siya rito kaysa kay Luke. At di niya alam kung sino sa dalawa ang may kagagawa ng pagka-flat ng gulong niya. Napagsamantalahan ka ba? He blurted out and gritted his teeth at the same time. No! Mapersang sabi niya. Namanghang naisip nito iyon kasabay ng pagtataka niya kung para kanino ang galit sa mga mata nito. Then why? Anong dahilan at para natatakot ka sa amin ni Luke? O pati ba kay Manang Elmo? This is ridiculous. Ano ay kakatakot ko sa inyo? She lied through her teeth. So tell me, sweetheart, he said dryly. What's your story? Walang... Isang pagkalalimlalim na hininga ang pinakawalan niya. Kumikilos siyang hindi normal sa paningin nito. At kailangan may maipaliwanag siya o magmumukha siyang neurotic. Perhaps I am still in shock. I had a road accident just recently. Hindi niya gustong ulitin ang anim na linggo at maitim niyang pinagmamasa ng profile nito. Umaasang may mapupunas siyang mapagkikilanlan sa ekspresyon nito, but there was none. May pag-alala ang mukha niya sa mga mata nito nang lumingon sa kanya. Your leg, yun bang dahilan kaya ka umiika kahapon sa dagat? Tumango siya. I stayed in the hospital for 10 days. Nilagyan ng cast ang binti ko. Hindi ko alam kung saan bahagi ng sasakyan tumama. Medyo nabugbog uli kahapon dahil sa paghampas ng alon sa akin ng batuhan. You needed this vacation, of course. And you are a brave young woman, Angela. Hindi ka dapat nagmamaneho. Though I am very glad that you are here and we've met. Bakit dito mo naisip ang bunta? Napakalayo nito at marami namang lugar na mas malapit at maganda. At tahimik din naman. I'm a professional photographer, Hayden. I half own a gallery in Green Hills. I need new subjects, new photographs. Mas malayo, mas marami akong makikita ang magagandang subject. It was a safe answer. Green Hills? Alin dun? Precious and Few. Bahagya itong namangha. Then the handsome face broke into a smile. I know the place. Pinagmaneho kong mama minsan sa gallery. You would be surprised to find one of your photographs in my mother's drawing room. You're kidding! He grinned. It's a sunflower, sweetheart. And when you smiled at me this morning, you reminded me of that photograph. Hindi makapaniwalang sumandal si Angela. Inihilig ang ulo sa headdress at sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-relax. Sunflower was one of her best photos and she personally liked it. Hindi niya gustong ipagbili iyon dahil may cardinal rule ang gallery na hindi magkakaroon ng dalawang kopya bawat photograph. At kung gusto nilang dalawa ni Angela ang photograph na kaparehong subject, kailangan kuhanan ng subject ng panibagong larawan. Natural na hindi na yun katulad na katulad ng nauna. No two photographs of the same subject were the same. Kaya naman mas marami silang customer dahil hindi nagiging common ang mga larawan nila sa gallery. And that sunflower was put on display. But Ansel sold it and said that he couldn't refuse the price the buyer had offered. Sandaling pinagmasa ni Hayden ang pinatag at payapang mukha ni Angela. And he had his urge to kiss that Mona Lisa smile on her lips. He was intrigued by this pretty woman. Naniniwala siya ng aksidente ito sa kalye. Hindi pinagsisinungaling ang ganoong dahilan. So hindi siya napagsamantalahan. He believed that too. Pero naniniwala siyang may ibang dahilan ang nakikita niyang pagkatakot nito. He wished that he could stay away from her personal problem. Kung ano man iyon, she was a complication he did not need at this point in time. Hindi sila nagtagal sa general store at agad ding bumalik sa guest house sa pagtataka ni Angela. Sa mga kinikilos ni Hayden sa kanya, hindi niya pagtatakan kung iyayain siya nitong mamasyal sila sa ilang lugar sa Amparo o sa katabing bayan ng San Nicolas. But Hayden drove her back to the guest house immediately. She was disappointed and relieved at the same time. Go up to your room and change something more comfortable. Utos ito na makalabas sila ng kotse. Nagtatakang nalingon niya ito. He grinned. Ipapasyal kita sa dagat at sa kapalapit isla. Sa bangka na rin tayo mananghalian. Magpapahanda ako ng pagkain kay Manang Tire. Hindi agad siya makasagot. Did she dare trust this man? Lalo sa isang lugar na wala siya makikitang tao. Suddenly, she was wary. Bahagya pa siyang napapitlag ng tumaas ang kamay ni Hayden sa noon niya at banayad na hinawi ang kulot ng noon niya roon.
It only takes 14 muscles to smile and 72 when you frown. I can't, Hayden. Sa ibang pagkakataon, ang daliri nito'y lumapit sa mga labi niya. Pinigil ang anumang sasabihin niya. And for the life of her, hindi niya magawang alisin yun. In fact, the gesture was so erotic and she had this urge to give his finger a gentle bite. Don't be afraid of me, Angela. At sa pabirong baraan ay dinagdag. I am so harmless. I won't even scream if you intend to have your ways with me. Hindi niya mapigilang mapangiti. Sa kung anumang dahilan nagtiwala siya sa lalaking ito, nakahapon lang niya nakilala. Angela saw his head bent a fraction and she knew he would kiss her. At di niya alam ang gagawin kung hahagan siya nito. But for some reason, humakbang pa atras si Hayden. If you have a swimsuit, bring it. Wika nito at tumalikod at lumakad patungo sa guest house. The disappointment she felt surprised her. She sighed. Hindi sinasadyang tumingala siya at nahuli pa niya ang pag-alas ni Luke mula sa bintana. Kanina pa ba ito roon? Pinagmamasdan ba sila nito? Angela saw the jet ski first. Nakatali sa isang bato at naroon lang sa dalampasigan. Iniwan mo lang ng ganyan ng jet ski dito sa beach? She asked. Ligtas ang lugar na to, Angela. Bahagya lang siyang tumango. May pakaramdam siyang may dobling kahulugan ng sinasabing iyon ni Hayden. Then her eyes flew to the fishing boat behind the big rock. Hindi nga niya makikita ang bangka dahil nasa tagilid ng bahagi iyon, mula sa bahay at sa may paglikod ng dalampasigan. It was painted in white and blue. Sa gilid ay nakatatakang blue lady in black script. You also inherited that from your grandmother? Sa lolo ko. He was a fisherman. Doon niya binuhay ang pamilya niya. Hinagot siya ng tingin ni Hayden. Nakashort siya ng puti at oversized white polo shirt at canvas sneakers. Wala ka bang dalampang paligo? Sa ilalim ng polo shirt ko. Good. Wika nito. Hinawakan siya nito sa kamay at hinila na padasong sa tubig. Nasa dibdib na ni Angela ang tubig na marating nila ang bangka. Naunang sumampa si Hayden sa pamamagitan ng katig at saka ito yumuko at inabot siya. A moment later, she was standing next to him. Welcome aboard, the Blue Lady Angela, and I am going to kiss you. Nagsalabong ang mga kilay niya. What? It's a tradition. Nakangising wika nito. Isang lumang tradisyon iyon ng aking mga ninuno. When a lady comes on board a Beleza boat for the first time, she has to kiss the captain. Nagbibiru ka. Umiling ito. It's to ensure good luck. Hindi niya malaman kung matatawa siya. Oh, I know you're making this up. Absolutely not. One thing you can count on, Angela, hindi ako nagsisinungaling. Humakbang ito palapit sa kanya. Kaya nga kanina pagdating natin ay gusto kitang haggan, pero naisip kong gamitin ang pagkakataon na sandaling ito. Come on, Hayden. Umatras siya ng isa palayo rito. It is an unbreakable tradition, Angela. He cocked his head and his smile widened slowly as he moved closer. Tumaas ang kamay ni Hayden patungo sa likod ng ulo niya at banayad siyang kinabig. Then he bent his head as his lips brushed hers. Angela felt an intense weight of pressure pass through her body. His kiss was tender at first and then with increasing passion. Angela responded hungrily. Ang mga kamay niya ay kusang tumaas sa batok nito. She melted dizzily against him habang ang kamay nito ay dumadama sa likod niya. She had never dreamed that a kiss could evoke such overwhelming desire. Ang tanging gusto lang niya ay isukong sarili sa binata. Kay Hayden Bardessa. Angela was right. He was making up the tradition. It was a stupid excuse to kiss her. He could not control his desire. At kung siya ang masusunod, he wouldn't take her right then and there. And he was complicating things. Hayden ended the kiss and growled inwardly nang maramdaman ng walang salitang pagtutol ni Angela. At ubiling pinakawalan niya si Angela. May sinabi rin ba ang tradisyon ng mga ninuno mo kung gaano katagal dapat ang halik? She teased. He chuckled. I could kiss you forever, Angela. Angela never thought she would enjoy a man's company as much as she had enjoyed with Hayden. Sa bangka sila ng halian, pagkatapos ay pinakita nito sa kanya ang fishing net na ginagamit sa panghuhuli ng isda. Tinuruan din siya nitong gumamit ng pamangwit at tumili siya na may kumagat sa pain niya. Though it was just a small fish, she was so ecstatic. And yet to Hayden's surprise, she took the hook off from the mouth of the fish carefully and threw it back to the sea. You have a soft heart, Angela. Wika nito. There was such tenderness in his eyes that she felt running to him. Tell him her fears. Pero pinigil na nagpupumigla sa damdaming iyon. The man was still a stranger. Binigyan ko lang ng pangalang buhay ang isang iyon, Hayden. Nakangiting sabi niya.
Huwag siyang kakagat ulit sa paingkot, mauwi siya sa kaldero ni Manang Tiri. Hayden laughed, pagkaway sa meryoso. Then something like anger crossed his eyes as he turned to gaze at the blue ocean. People seldom get a second chance at life, Angela. Hindi alam ni Angela kung paano tatanggapin ang sinabi nito. May palagay siyang may kahulugan na sinabi niya ni Hayden. Gusto niyang magtanong pero hindi niya alam kung paano at anong itatanong. Subalit nang lumingon ito'y naroon na uli ang ngiti sa mga labi. I will teach you how to scuba dive. Wika nito. Pero hindi pa ngayon. Baka hindi pa lubos sa magaling ang napinsalang buto sa binti mo. Mahihirapan ka sa ilalim ng dagat. Oh Hayden, hindi ako pwede magstay dito na matagal. May panghihinayang niyang sabi. I have a job. Pinutol ni mommy bakasyon ko na hanggang 5 araw. Kanina nag-usap sila ng ina sa telepono ay naghintay sa kotse si Hayden, giving her the privacy to talk to her mother. Hindi niya gustong mag-alala ang ina, sabalit di niya maiwasang sabihin dito ang tungkol sa kotseng itim. Natatakot siya at kailangan niya na mapagsasabihan. At kung sinunod niya ang ina ay gusto nitong umuwi na siya kaagad. So she promised that she would cut her vacation to 5 days. Sa gulat niya, hinapit siya ni Hayden. Tinaas ang mukha sa pamamagitan ng daliri nito. Good! Babalik ako ng Maynila in 4 to 5 days. Sabay na tayo. Sa ibang pagkakataon ay pinapangako kung dadalhin kitang muli rito. Then he bent his head and kissed her. At sa pagkamanghani ay huminto sa paghalik si Hayden at pinakawalan siya. Let's go back, Angela. Humahapon na. Of course! Sagot niya sa pinasiglang tinig. Trying to hide the embarrassment that she felt na hindi niya makuhang tumingin dito. She knew full well what she had returned his kiss with all the passion she never knew she had possessed. Walang ibang lalaking pumukaw sa kanya ng ganong uri ng pagnanasa maliban kay Hayden. At kahapon lang niya nakilalang lalaking ito. And it wasn't like her to exchange kisses. Passionate kisses with a virtual stranger. Dapat pang ipinagpapasalamat niya ang rejection nito. Siguro nga pero hindi niya maitatanggi ang sakit na naramdaman. Alas 5 na nang dumaong ang bangka sa baybayin. Lampas taon ng tubig sa may batuhan dahil sa paglaki ng tubig. So they swam ashore. Isinusot ni Angela ang basang sneakers na matanawan sa malayong bahagi ng baybayin, si Luke. Katunayan nakaharap ito sa kanila na tila ba nag-aabang. Maliban sa hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito dahil malayo, anong ginagawa niya roon? May bahagyang kaba sa tinig niya na magtanong. Nagkibit ng mga balikat si Hayden. Enjoying the sunset? Wag mo siyang intindihin. Hand in hand, they went back to the guest house. Another guest? Sabi ni Hayden na mapalang may isang puting sedan na nakaparada sa harap ng guest house. She smiled. Ayaw mo nun? Bukod sa pangisda, kumikita pang guest house kahit off-season. May katwiran ka dyan? He said laughing. Pagbungad nila sa pinto'y ganun na lang ang gulat ni Angela na makitang si Gail ang naroon. Kausap ni Manang Tiri. Angela! Natatawang sabi nito at sinalubong siya. Paano mo natutuhan ng magandang lugar na... Nahinto ito sa sinasabi ng mapunas si Hayden. Hinagod nito ng nanunuring tingin ang kabuuan ni Hayden. 24 hours at may kapalit na kagad si Dave, ha? Huh? Gustong pamulahan ni Angela, lalo't alam niyang sa sulok ng mga mata nilingon siya ni Hayden. Pinakilala niyang dalawa sa isa't isa. Hayden smiled politely and shook Gail's hand. 24 hours, maganda ng kulay mo. Patuloy nito. Hindi ka ba sinumpong kagabi? Gail, please. Awat niya sa kaibigan. Agad nakadama ng pagkailang. Sinilipan niya si Hayden na nakatingin din sa kanya. Nagtatanong ang mga mata. Umiwas siya ng tingin. Bakit ka nga pala narito? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Nagtatakang tanong niya. Ang mami mo, hindi ba tinawagan mo siya kaninang umaga? Nagkataong binigyan ako ni Boss Gaspar ng bakasyon. Pinasya kong samahan ka na lang dito sa halip na sa Valdez Beach Resort. Tuwang-tuwa nga mami mo dahil magkakasama tayo. Tuloy-tuloy nitong sabi. Pagkatapos ay lumingon sa may mahabang sofa at lalo napansin ni Angela na may isang lalaki na kaupo doon. He seemed amused while listening to Gail's chatter. Tumayo ito at tumakbang palapit. Si Kaloy, Angela? Pakilala nito. At pakuway, nahihiyang umiti at tinagdag. Boyfriend ko siya. Kaloy, siya ang kaibigan kong sinasabi sa iyo. Dave's girlfriend. May pakiramdam siyang gusto niyang sipain si Gail sa sandaling iyon. Si Kaloy nakangiting inilahad ang kamay sa kanya. How are you, Angela? Tama si Gail ang sabihing maganda ang kaibigan niya. She rolled her eyes. Hindi maiwasang umiti rin sa palakaibigang pagbati ni Kaloy. Pinakilala niya ang dalawang lalaki. While Hayden was distantly polite, nakaplaster ng ngiti sa mukha ni Kaloy. Hindi nagkakalay ng tasang dalawa. Bagaman mas maganda ang katawan ni Hayden.
Caloy was slimmer at marahil nasa mid-30s ng lalaki. Hindi ito magandang lalaki pero ang palangiting mukha nito, kaya ayang maaakit ang sinuman. Nagpaalam si Hayden na bumibihis muna. Gusto ko maingit sa iyo, Angela. Kahit kailan lagi ka nalang lumalamang sa akin. Sabi ni Gail na ang mga matay kasunod kay Hayden na pumapanhik ng hagdan. Kumunot ang noo ni Angela. Nakangiti si Gail pero parang gusto niyang isiping may pananaghili ang tono nito. Subalit bago pa makabaon sa isip niya iyon, hinapit ito si Caloy at niyakap ang braso sa bewang nito. Her eyes brilliant. Pero syempre, hindi ko ipagpapalit si Caloy ko kahit na kaninong hunk. May pagmamalaki sa tinig ito at gustong matuwa ni Angela para sa kaibigan. It was painted on the wall. Her friend is very much in love. Kailan ba kayo nagkakilala? Bakit di mo man lang nasabi sa akin na may boyfriend ka na? May himig ng tampo ang tinig niya. Masuyo itong tumingala kay Caloy. Hindi naman kasi ako nakatitiya kung seryoso siya sa akin. Ayoko mapahiya. Dalawang buwan na kami magkasintahan. Taga San Nicolas siya, Angela. Pero malimit siya sa opisina kapag hindi nakakarating si boss. Magpinsan sila ni boss. Hindi ba siya nababanggit ni Dave sa iyo na nabubuhay pa ito? Of course! Kaya parang pamilyar ang pangalan niya. At siya ang humalili sa pwesto ni Dave. May lungkot na dumaan sa tinig nito na agad nilamang binawi ng pinasaglang tinig. Aling silid ka ba sa itaas? Akin yung isa nakadungaw sa entrada. Halika, samaan mo ako sa itaas at nilalamig na ako. Nakangiting nilingon niya si Caloy. At huwag ka munang umalis, Caloy. Dito ka na maghapunan. Malihim tong kaibigan ko na hindi malang binabalitang may boyfriend na pala. I hope you don't mind kung medyo kikilatisin kita ng kaunti. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Caloy. Sino nga kayang lalaking gustong pumatay kay Angela? Nakasama kaya niya ngayon ito sa resort na tinutuloyan niya? Yan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating kwento.